Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, veterana. Kung sino-sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko at sa lahat syempre ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Kahapon nga, inilabas na ang officially candidates ng Miss Universe Philippines at ito nga'y umabot sa 40 candidates na kung saan naman talaga masasabi natin ako itong taon na to, medyo mahirap ang labanan. But to be honest guys, hindi naman ganun kahirap kasi ang naglalaban-laban dito kaya nagmukhang mahirap yung mga veterana na alam mo yon na inaasahan natin na pwede maging Miss Universe Philippines, di ba? Kaya medyo nahihirapan tayo kasi nagsabay-sabay sila. Plus, syempre, kung pag-uusapan natin yung mga baguhan ngayon dito, ay talaga naman masasabi natin mga palaban din. Hindi ganung kadami yung mga kandidata na masasabi natin na wow factor at masasabi natin, yes, pang Miss Universe talaga sila. Kumbaga, bilang na bilang lang talaga sa daliri. Pero yung may galing talaga pagdating sa communication skills at syempre yung backstory na meron sila, yun, meron talaga itong mga kandidatang to na nakapasok dito sa Miss Universe Philippines for 2022. Do you agree? So yun, kaya naman masasabi natin na mahirap pumili kasi maraming magaling kumida. But syempre, ang hinahanap pa rin natin dyan, sino nga ba ang total package? Ayun. Sino nga ba yung talagang pwede nating ilaban sa El Salvador this coming December? At syempre, excited tayong lahat dahil hinahanap natin kung sino nga ba ang pwedeng sumabay sa Miss Universe ngayong taon na to. So yon, so kaya naman talaga nakaka-excite ang mga pambato natin ngayon. Pero ngayon, syempre, pag-uusapan muna natin yung mga veterana ngayon dito sa Miss Universe Philippines for 2022. Sino nga ba talaga ang mga veteranang candidates dito? Isa na dito sa mga nakikita ko na talagang ay nako, hindi to papayag na hindi makapag-uwi ng corona at piling ko makikipagpukpukan siya this time sa Miss Universe Philippines. Ito ay wala nang iba kundi si Emmanuel Vera na si Kamkam. Di ba? Kasi nakikita mo yung determination niya at mukhang naghanda talaga si Cam para sa isang competition at makikita mo yung kanyang mga styling ay talaga namang palong-palo. From nag-screening siya hanggang yesterday na nakuha na ng yung final screening talaga. Ayun, nakikita mo talaga si Emmanuel Vera ay talagang ready to fight. Si Emmanuel Vera, syempre, isa siya sa mga naging kandidata nung nakaraang taon sa Miss World Philippines na kung saan nanalo siya ng Reina Hispano-Americana Pilipina. And then, ayun, pinadala siya sa Reina Hispano-Americana and then nakita naman natin na talaga naman ay nako, marangkada doon ng bonggang-bongga. Maraming nagsasabi na ito nga daw si Emmanuel Vera, kung ganda ang pag-uusapan, maganda naman talaga si Emmanuel. Wala naman duda doon. But ang hinahanap natin, syempre, yung dekalibring kandidata. Maraming kasi nagsasabi na kulang si Emmanuel pagdating sa pasarela, medyo hindi kumakabog. Pero yung kanyang communication skills naman ay talagang masasabi natin, pak na pak ang dating. Yes, I agree doon sa kay Emmanuel Vera. But syempre maraming makakalaban dito si Emmanuel Vera. At isa na nga dito si Samantha Panlilio na talagang masasabi din natin, iba ang determinasyon niya ngayon. So, Samantha Panlilio, galing sa Miss Grand International, actually, hindi naman siya napasama sa semifinals. Kaya, medyo talagang nagre-return itong si Samantha at sinisiguro niya na klaro ang lahat sa kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines. Ang ini-aim niya dito, syempre, is Miss Universe Philippines. Bakit hindi? Di ba? Kasi may ganda, may talino, at saka makikita mo naman, di kalibre talaga yung kanyang pasarela. Hindi mo matatawaran yan kasi talagang todo-todo yung kanyang pasarela pagdating sa
performance level. Sinasabi nga nung iba na ko itong si Samantha Panlillo, parang alam naman na natin na kalalagyan niya dito sa Miss Universe Philippines. Ako, to be honest, ando doon ako na parang Samantha, medyo nakakatakot to. Pero naniniwala naman ako, syempre, sa kakayahan ni Samantha. Yung pagiging isang matalino ni Samantha Panlillo, pwedeng-pwede naman talagang manalo dito sa Miss Universe Philippines. Kaya lang, tulad niya na sinabi ko, talagang pahihirapan siya ng todo-todo. But pwedeng makakuha si Samantha Panlillo ng corona dito sa Miss Universe Philippines. Kahit anong corona ay pwede kay Samantha Panlillo. Basta ipakita lang niya yung galing niya. At naniniwala naman akong kayang-kaya to ni Samantha Panlillo. Diba? At ito pa nga isang veterana na talaga ito pinag-uusapan ng lahat. Kung sino nga ba sa kanila ang pwedeng maging Miss Universe. So si Pauline Amelex, pangatlong pagkakataon niya na itong sumali dito sa Miss Universe. Siyempre, kung pag-uusapan natin si Pauline Amelex from the beginning, ang layo na ni Pauline Amelex kung ikukumpara mo siya noon at ngayon. Ngayon talaga makikita mo na yung beauty niya ay talagang, alam mo yon, iba na, transformation na. At talagang mas bihasa ngayon si Pauline Amelex. Ando doon communication skills check na check kay Pauline Amelex. Yung kanyang, I think, pasarela, styling, mas na-improve na ngayon. So ngayon, nanginihintay natin kung paano na lang ipapanalo to ni Pauline Amelex. Mas relax ngayon si Pauline Amelex. Hindi siya yung katulad ng nakaraang taon sa kanyang pagbabalik na, alam mo yun, masyadong seryoso. Ngayon, parang chill-chill lang ang Pauline Amelex. At nakikita naman natin na ready na talaga siya para sa corona. Kumbaga, mas determination siya ngayon. Mas parang take it or leave it ang labanan para sa corona ng Miss Universe para kay Pauline, I think. Basta tinry niya lang uli yung pangatlong pagkakataon. Kung mananalo, edi good. Kung hindi naman, is okay. Kasi tinry niya yung pangatlong pagkakataon na to. More than doon sa magkaroon siya ng regret, di ba? So parang si Pauline, yung kanyang mindset ngayon ay ready to fight. Pero nandoon na parang bahala na. Manalo, manalo, hindi, hindi. Ganun yung nakikita ko sa kanya. Kasi sa interview niya, ready siya. Ready siya sa lahat ng aspeto. And I think mas i-give all niya na kasi ito yung last na fight niya talaga dito sa Miss Universe Philippines. Pero ang nararamdaman ko kay Pauline Amelex, yung, alam mo yon, yung good, good sign na pwede talaga siyang manalo dito. Kasi hindi imposible yung determination niya kasi nandoon. Saka nakita mo naman, no, dark. Saka nakita naman natin, talagang grabe yung kanyang Saka nakita naman natin yung kanyang effort talaga. Talagang binibigay niya talaga 100%. So, malakas ang laban din talaga ng isang Pauline Amelex ngayon. Diba? Saka alam niya na yan. Alam niya na yung gagawin. Alam niya na kung paano niya ilalaban yung sarili niya. At ito nga, sa pangalawang pagkakataon naman, mula sa Miss World to Universe rather, ito si Miss Michelle D. Maraming naniniwala kay Michelle D na dapat nga si Michelle D talaga ang manalo ng Miss Universe Philippines. Kasi yung determination niya, yung kanyang, alam mo yon, yung parang kakaibang dating. Kasi si Michelle D talaga masasabi natin elegante ang dating. Yung alam mo yon, yung pwede mong ilaban talaga sa international pageant, lalo-lalo na sa Miss Universe. Naniniwala din ako na yung kakayahan ni Michelle D, kung ikukumpara ko siya kay Emmanuel Vera, Samantha Panlillo at saka Pauline Amelex, iba ang isang Michelle D. Yung siguro dahil nga yung pagiging elegante niya, saka yung class ang expensive nung dating. Sobrang ramdam mo talaga na parang wow, mapapawaw ka sa kanya kahit hindi naman siya ganun kagandahan. Pero talagang mapapahanga ka sa yung appearance niya, ang lakas, di ba? So yon, ayun naman yung meron si Michelle D. Pero maraming nagsasabi na kulang daw si Michelle D pagdating sa pasarela, masyadong malamya. To be honest, napapansin ko rin yon. Pero ang nakikita ko kasi kay Michelle D, yung isang Michelle D na talagang lumalaban. So siguro dapat lang nga, tulad nga na sinabi ko, i-level up niya yung sarili niya. Katulad din ni Pauline Amelex, may mga pagkukulang din sa mga ilang aspeto, pero dapat din i-develop talaga nila yung sarili nila para makuha nila yung inaasam nila ng corona. So sino nga ba kay Michelle D at kay Pauline Amelex ang pwede mong ilaban sa Miss Universe? To be honest, mahirap mag-desisyon. Kasi si Pauline,
mas deserve niya rin talaga ang corona sa pangatlong pagkakataon na to. Mula nung lumalaban siya, hindi pa siya naipadala sa international pageant. And then, I think this time, dapat talaga ipadala na siya. Kasi iba talaga ang nakikita ko kay Pauline Amelix, yung determination, saka ang tiyaga. So, deserve niya. To be honest, pag dinala mo siya sa international pageant, we don't know kung anong mangyayari. Pwedeng, yes, pumasok tayo sa semifinals. Pwedeng, hindi din. Pwede tayong maligwak. Eh kung si, ano nga, di ba, sa Celeste Cortese, ang ganda-ganda na, mistisa, pero naligwak. So, Pauline Amelix, hindi din natin alam. Talagang susugal ang Miss Universe Philippines sa kanya kapag pinadala mo siya sa Miss Universe. Either na, lahat tayo gusto natin yun. Gusto natin na sana manalo itong si Pauline Amelix dito. But, ando doon yung mag-doubt kay, no? Nako, baka malagay tayo sa alanganin. Si Michelle D naman, dahil may experience na, lumaban na to sa 120 girls sa Miss World. At nailagay niya yung sarili niya sa top 12. So, hindi biro yon. Yung top 16 pa kaya. Na konti lang ang lumalaban. So, kaya ni Michelle D ibalik ang position natin sa top 16. Pero hindi ko lang alam kung kaya niyang ipalo ang sarili niya sa top 5 ng Miss Universe. Ando doon kasi yung sobrang elegante ng dating ni Michelle D. And I think lalaban. So, kung si, ano nga, eh, si Dominican Republic nga, di ba? Saka yung height. Ang ganda ng height ni Michelle D. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng katawan. Plus, nandiyo doon yung ang ganda ng profile. So, wala kang mapipintas. Maliban lang talaga doon sa yung medyo may pagkamalamya. Pero kasi yun, kasi madidevelop niya yun eh. Lalo na pag nag-training na siya. And then, I think, Michelle D., she know everything pagdating sa competition. So, it's time for her to compete to the universe. Pero, tingnan natin kung paano niya kukunin. Kasi sabi ko nga, open ang universe sa kanya. Pero hindi ko lang alam kung paano siya papasok sa loob ng pintuan ng universe. At ito na nga, di ba? So, naka-step 1 na siya. So, nandirito siya bilang isang kandidata ng Miss Universe Philippines. And I think, ang laki nun tsansa na pwede siyang manalo ngayon taon na to. So, depende na yun sa kanya. Depende kung paano niya to ilalaban, kung pakakawalan niya ba yung opportunity na talaga makapag-compete siya sa international pageant. Yan yung aabangan natin dito kay Michelle D. And then, Pauline Amelix, wish all the best. Yung good luck talaga. Ayun talaga yung kailangan ni Pauline Amelix. But kahit sino sa kanila ni Michelle D., ay nako, bahala na. So, basta nandoon tayo na sumusupport tayo kay Pauline at saka kay Michelle D. And then, ito naman si Emmanuel Vera. Siyempre, tinatry niya rin yung luck niya as a supranational candidates for the Philippines. And tingnan natin kung kaya niya. But Samantha Panlillo, I think waiting for the another crown para sa international pageant. So, tingnan natin kung ano ang kahihinat na nila. So, yon. So, kayo guys, ano guys masasabi nyo? Emmanuel Vera versus Samantha Panlillo. Sino ang dapat ipadala natin sa Miss Supranational? And then Pauline Amelix at saka Michelle D. Sino sa nakikita ninyo ang dapat pa talaga pumuesto para sa corona ng Miss Universe Philippines for 2023? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Paalam!